time siya ginamit yung edit. Walang death yun. Tapos naalala ko pa eh, kami ni Joshie Cakes na nag-cast noon, ang dami niyang moments wherein nasa-save niya yung gold laner. Mm. Sa a lot of moments wherein the roamer or mga initiators ng kabilang team napapasok eh. Pero napreprevent niya as an XP laner. Saka sobrang on point nung kanyang mga Earth Shattered. Mm-hmm. Saka yun nga, going back to his performance using the Edith, walang death. Ay, oo. From game 1 to game 2. Wala. So sobrang solid ng pinakita ni James dito under the Echo Proud. And they must be proud. Because we are heading now to game number 1 sa ating draft. So parang sinasabi mo, kung meron mang na baon na lesson itong si James from Next Play Solid, is that okay maging solid. Okay maging solid. Para hindi ka ma-burst down. I like that. Pero eto na nga, Echo Proud going up against Next Play Evos Tiger Cubs. Tingin mo, kaya bang, maganda bang advantage coming in from a 2-0 sweep, madadala mo ba yung momentum na yun? Or magkakaroon ka sa back of your head na parang certain pressure na, I have to keep this up. No? May ganung pressure kasi minsan eh. May ganung pressure, pero this is Echo. Yes. Echo Proud, they've been through World M4 series, kaka-champion lang nila. So, they eat pressure for breakfast. Meron silang members na World Champions, no? Kung Blacklist Academy kanina, merong members na katulad ni Owl, ni Dominic, na gold medalist na nagpa-proud sa buong bansa. Meron din tayong members ng Echo Proud na nagpa-proud sa buong bansa. Pero ngayon, Echo Proud banning out Faramis, Fredrin, pati ang Glue. And on the other hand, Next Play Evos Tiger Cubs, Fanny 1-1. Kasi nalabas yung Fanny ni Zaida kapon, no? Oo, ang bilis ng mga dashing in, dashing out. Saka, kung mapapansin natin, same format again for the side of Echo sa kanilang ban. They can pick up if they want the Valentina here, just like what they did. But open ang Kadja. Ayan na, open! Kakadja sila dito. So, Daddy JP ang hawak. Daddy JP, sigurado. Kung kaya sumipa ni Daddy JP, kaya niyang yumakap. Ngayon, papakita naman niya na kaya niyang humila. Pero parang kaya din ata humila ng Next Play eh. Oh, main Valentina sila eh. Tapos, if you have rope, I have rope also eh. I have rope also eh. Pero eto, kung may rope, merong fishbowl strat ulit. May fishbowl strat. Moscow. Talagang, since day one, Moscow is giving a lot of chances for our teams. Yes. Ang laki ng nabibigay dito when it comes to late game and pushing turrets against the opponent. Mm-hmm. Kaya nagiging ma-factor dito ang isang Moscow. But again, Edith. Si James. Edith na James to. And Ling. Si Solid James back at it again. 3 straight games. 3-4-3 Edith. Na hindi pa namamatay. Hindi pa namamatay. Ganun siya solid. And at the same time, nabigyan si Zaida ng Ling. Tinanggal niya Fanny. Hindi yan problema. Kaya ko pa rin lumipad. Dahil meron siyang Ling ngayon. Pero Next Play Evos Tiger Cubs answers right back with a Cho. With a Cho. Direct counter sa Ling. Maganda to ah. Kung merong ano, kung merong Way of the Dragon. Ay, kung merong Ling na Tempest of Blades, pagbaba, pwedeng Way of the Dragon agad. Oo, ang dami nun. O di kaya kukunin ni Valentina yung Divine Judgment, pagbaba galing Tempest. Hila-sipa. Oo, kasi sabi natin kanina si Daddy JP, kaya niyang humila, kaya niyang sumipa, kaya niyang yumakap. Oo. Ngayon, pinapakita ng Next Play Evos, sige, meron din kaming sipa, meron din kaming hila. Bago na yata ang idol ng mga kids. Oo, si Daddy JP. Na. Tama. Daddy. Looking up to our elders, our daddy, father figures, ito. Last round ng banning phase. Binan out ng Next Play Evos Tiger Cubs ang Brody. Brody kasi wala pang gold laner siya. Wala pang gold ano si target si ano si Papi. Kung may Daddy JB, may Papi sumpa. Ayan. Tinamo dalawang direct bans up against Papi Sumpak. Hindi ang nagban is Tiger Ay, next Cubs. Play pala. Kaya Tiger nila dito si Outplay. Ayan, kasi parehong may Daddy Papi eh. Medyo. Kasi meron ng Moscow eh. So okay na yan, given na yan. And Rome, ang kulang na lang dito is the jungler for NXP Tiger Cubs. Fredrin, bandang Fredrin. Bandang Fredrin, yes. Pwede silang Hayabusa is open. They could go for another jungle. Ano eh, assassin Pero risky. Or may Kajay, risky. Balmond.
Valmond, Jungle, Utility. Utility Jungle. Lancelot is still open. Pwedeng patikman ng ano, Lancelot ng next pick. Parang oy, Lancelot ni MP ito dati. Ito na yung surprise lagi na sinasabi natin. Fourth and fifth. Fourth, fifth pick. Pick ng teams natin. Tams! Di ako sure. Gagamitin dito. I'm not sure Kadita kung nag-debut na ba ito. Nalabas na ba itong Thumbs di before? Hindi pa, no? Hindi pa. Sa week 1 natin, di so, pa. Pati Saber, oh, nag-debut na rin. Sabay-sabay tayo. The surprise picks. Mag-pasukan. Fourth and fifth pick are the surprise picks. Pero Echo Proud. Lagi yung trend eh, no? Min, nabigay pa rin kay Kari. Nabigay pa rin kay Outplayed ang Kari. Yung Kari. Kung matatandaan natin, napaka-phenomenal ng performance ni Outplayed sa previous series nila. Mm-hmm. Kahit game may one jungler, siya yung nakakuha ng Lord. Sinabi na nga namin na sarili niyang jungler, kalaban niya kasi inaagawan niya ng Lord. Pero right now, the lineups are set. Echo Proud with a solid lineup. Next play, Evos naman with a surprising lineup. Grabe, puno ng mga surprises. Hindi talaga tayo nakakano, no? Full of surprises. Every single matchup, merong nakagulat. Nakagulat na pick. Kanina, naglabas yung TNC ha, ng Hellcurt. Ngayon, sabay nag-debut. Thumbs siya ka Saber. Ang daming nilalabas ng mga bawat nakupunan na to. Pero right now, papasukin naman natin ang Land of Dawn for game number one. It's between Echo Proud and Next Play Evos Tiger Cubs. And dito na natin makikita ang debut ng Thumbs at ng Saber at hawak ito ng NXP Tiger Cubs. And matutuloy ba lang Echo Proud ng kanilang performance just like yesterday? Malalaman natin yan. Yes, tingnan natin. Tingnan natin kung madadala nga ba ng Echo Express Train ang kanilang momentum going up against the Tiger Cubs who have yet to roar. So right now, Edith Thumbs. Tagal ko nang hindi nakita itong matchup na to. Tagal na ng matchup na yan. Hindi ko alam kung ano itsura nito eh. Nabuff din ng Edith kaya pinipili ito ng Echo Proud. And yung mga damage output niya kasi on all departments eh. Pero si Daddy JP, ginamit na ang kanyang flicker to get out. Pero mukhang siya hindi makakatakas. Si Sana ay makukuha din palit sa Roamer. A Roamer for a Roamer. Pero hindi ako sure kung sino yung mas may resources na na-expend. Nakita natin si JP, nilabas din niya yung flicker niya. And at same time, Sana nilabas din niya yung flicker niya. So medyo nag-cancel out pala. Tignan mo yung gold, oh. 3185, 3186. Bawi-bawi lang kasi pares Roamer lang naman yung nag-trade doon. Kaya yes, okay lang. Hindi siya masadong masakit sa economy ng bawat teams. Agreed natin. Right now, mamaya, mararanasan na natin ang Turtle Take, pero Zyda! Tempest of Blades. That's against Sumpak. Papi Sumpak, one of the win conditions ng Next Play Evos Tiger out of the picture right now. That's a very crucial kill para sa Echo. Oo, kasi kailangan din kasi, scaling hero din kasi scaling, ang Moskov eh. Kailangan niya ng items dito or item dependent ang Moskov or si Sumpak bago natin siya maramdaman. Papa ko, last may narealize ako, parang fourth straight matchup or third straight match na nating nakita magkalaban ang Kari tsaka Moskov. Oo nga pala, sa gold no? lane. Sa gold lane. So tignan natin kasi nung sa game number 2 previously nanaig ang Moskov and then game number 3 bumawi naman. Nanaig ang Kari. So malalaman natin dito bumawi sa game number 1 ng Echo versus NXT. Kauna nag-failinger! Nandun na yung Divine Judgment na kinopia dito ni Valentina. Tutumba si Daddy JP doon. Pero nanganib ang buhay ng lahat ng members ng NXP Tiger Cubs. 3-2 trade. Merong pang turtle. Merong turtle na makukuha freely dito si Zyda. Ang ganda ng play ng ginawa ng Echo doon. Pero kung mapapansin mo si Sumpak, wala sa play na yun, ha? Oo. Pero nakapatay siya yung unang nakakill. Nakakill pa tinamaan siya. Tinamaan niya na sibat nun si JP. Saktong-sakto. The accuracy it takes to do that play. Pero unfortunately, Echo with a clear win. Nakuha na nila 3 kills plus the turtle. And, maganda yung ano, pagkaka-initiate ng Divine Judgment. Pero naandun agad yung Way of the Dragon. Tinamaan si Kurt TC. Sana getting the initiate. Sabi ni Kurt TC, sana hindi na lang ako yung sinipa pero it is what it is. Next play, slowly bumabawi, evening out the score at 5-5. Tignan natin Echo, Daddy JP nakaabang sa kanyang teritoryo, nasa bush siya. Pero meron kaya siyang may hila. Uy, ang ganda naman ng ano, Spear of na, Destruction. Ano, na-check bush. Na-check bush agad ni Nakita Sumpak. Agad. Kaya mag babak muna si Daddy JP dahil failed yung kanilang mission. Ang tawag dito ni Kuya Joshy Cakes eh, prop
proper map awareness at yes. in-game presence. Na sense ni Sumpak na for sure may tatambay dyan na Daddy JP. Kabisado na nila yan eh. And of course, sa gold lane kayo. So tama yung instincts niya na to throw that Spear of Destruction at sakto. Napa-atras si JP. Hindi dahil na namula yung buhay niya, but cause alam na yung strategy nila. Apat sa baba. Ingat. Mag-i-engage ka ba? NXPE, Tiger Cubs. Pero sa may taas muna tayo, ginamit na yung Vengeance dito ni Lord JM. Nag-ultimate na rin, pero nag-Tempest of Blades na nga itong si Zyra. At mukhang mag-rotate na rin ang buong Echo Proud sa may baba dahil naramdaman. Sabi na outplayed, uy, apat dito. Apat dito. Pero Zyra, ang ganda ng pickup niya dun. Displaying talaga yung fast hands eh. No? Ang hirap kaya nun, four swords. Hindi ko kaya yun. Tempest of Blade, hindi ko rin kaya yun. Kaya kahit gawin mong tatlo kamay ko. Kaya ko sa custom yun, pero ano, no skill down reduction. No skill cooldown. Walang cooldown. Kailangan walang cooldown sa ano. Kaya ko yun sa custom eh. Pero nakita natin si Kaysa yun, nakagawa ng Hunter Strike. Eto, mukhang magkakaroon ng engagement sa may taas. Edith, James, Zyra. Lord JM na nga ni buhay. Sandwich play coming here for the side of Echo Proud. Dato na si Kaysen. Nakaresponde. Pero ngayon, malayo ang both junglers sa respective turtle. But look at that burst! Coming in from Kurt TZ. Kurt TZ, mind you, ha. For the past two games, ang Echo, siya ang MVP. Ang ganda ng pagkaka-rough waves doon. Saktong-sakto. Nalunod. Si Lancy. Kurt TZ versus Lancy pala ito eh. Mahirap yun pag nalunod. Oo. Pag hindi ka nakaahon, medyo dead ka na doon eh. Pero right now, Echo capitalizing on that kill. Ngayon, sila ang may better position to get this second turtle na ito, no, Papakulas? I think this is gonna be a free turtle. Oy! Runti ka na! Na si Sumpak! Si Sumpak. At meron na Divine Judgment coming from Daddy JP. Nahuli na nga si Lancy. Sana Daddy JP showing his veterancy na eh. Marami na siyang pinanggalingan sa kanyang career as an MLBB player. And kitang-kita mo na marami din siyang natutunan. That was a basic play coming in from JP at talagang they capitalized on it. Once again, the lead, medyo non-existent pa rin naman yung lead. Pero mapifeel mo that the momentum as well as the map control medyo nagli-lead sa side ng Echo eh. Saka ano yung experience din kasi ni Daddy JP. Yes ang nga, tagal the na veterancy. Niya sa, the veterans move. Bent, kumbaga, yan. Kumbaga sa basketball, parang nang aano ka na, nang mamamaan eh. Nang ka na. Pero apat ang nakapalibot dito sa side, sa may bottom lane from Echo Proud. Si Lancy nasa may bush lang. Uy, tignan mo si Tams, oh. Tignan mo si Lord lang, JM, oh. Teka lang, ha. High cut, oh. High cut silang dalawa. Kaya na naman yung XP lanes na ano eh. Trabaho is trabaho. Oh, high cut ka, lang, high cut ako. Sige. Kahit Friday, trabaho pa rin eh. Trabaho pa rin. Pero mamaya wala ka silang pasok. Uy! Pero sana nagkamali ng play doon. Flicker in sumobra, Papakulas. Napasobra ng flicker in doon si Sana. Kaya walang tinamaan kundi ang lupa. Kaysen, ginamitin na nga ng triple sweep. Etong si Daddy JP tumba sa kamay ni Lancy. Outplayed, Lord JM ang tumatao. Ginamitin na lang ultimate. Nasa loob ng torre. Tignan natin kung sino pang ma-outplayed. At mukhang 1-to-1 trade lang sa kanilang dalawa. Kurt TZ pa rin ay matutumba doon si Lancy. Sa may baba, si Sumpak. Nahagis na nga with the Earth Shattered James. Pinatumba si Sumpak. That fast recovery from Echo made sure na silang nanalo sa trade na yon. Ang ganda na ng pick-off ni Lord JM. Ang ganda ng pag-debut niya sa isang Thams. Clearly na outplay niya doon si Outplayed. Pero Echo as a whole, Outplayed NXPE, extending their lead at they transitioned na naman to getting a mid lane turret. Ang ganda nung yung responde yes. ng Echo Proud. Alam nila na nag-engage na yung Tiger Cubs. Mm-hmm. Ginamitan na ng triple sweep si Daddy JP. Parang sabi niya, sabi ng Echo, oy! Tiraanan nyo si Daddy JP. Yung daddy namin, ha? Oo. Our daddy protects us and we have to protect our daddy. Yun yung protect sinasabi ng Echo. Pero parang si JP. Nag-conceal play. Akala ko, tutuloy niya. Hindi pa pala. Pero right now, Echo is on the verge of taking this tower down or getting a pick-off. Ano kaya ang plano ng gagawin ni Sana dahil may conceal play na magaganap? Jit Kondo, walang sumobra! Sumobra na naman! Sumobra na naman! Yung pampabilis ng lakad, wala yung siyang Cyclone tinaman! Eye. Yung Cyclone Eye! Kaya makapag-disengage dito ang members ng Echo Proud. Mapapasana ka na lang talaga na hindi ako tumapak doon. Sana hindi ko kasi sumobra na naman. Oo. Ang ganda na ng pwesto ni Sana. Minsan pahamak din yung ganyan yung Cyclone Eye. Minsan okay siya pag gusto mong tumakas pero pag tama na yung position mo para sa setup na katulad niyan pero
Tama lang na hindi na ginamit mo Way of the Dragon. Malayo. Malayo rest yung members ng NXPE. Wala rin follow-up coming from NXP Tiger Cubs kaya hindi na niya ginamit yung Way of the Dragon. Yes. And nakita natin habang BC na nakatapak ng Cyclone Eye itong si Sana, unti-unti naman nag-farm lang itong si Outplayed with the carry. Oop, next Oy! Play, Evos ngayon, but Daddy JP with the flicker in. Flickering in, Divine Judgment, pero siya pa yata yung magiging victim. Immortality is now popped up. Daddy JP falls down for the hands of Lancey. Pero may sagot ata, Echo. Tignan mo si Cortese, will he burst down? Sana, hindi James, baka masipa pa, pero both teams will disengage. And gusto ko lang sabihin, no, yung immortality Daddy J, parang tagal. Ang tagal lumabas. Baby, pumapabor kasi yan. Matagal, kung matagal ka na sa MLBB, matagal na rin yung immortality veteran mo. Si Bob. Veteran si Bob yun. Sabi parang ni, tagal ng animation na yun. Tagal nung bago niya bumalik. Oh. But 17 seconds bago yung level 1 Lord. Mm-hmm. And so far, hindi nagkakalayo yung gold or edang economy. But si Sana, mukhang siya yung magiging casualty. Hindi, makakapag-bombout muna. But okay naman yung ginagawa ni Sana ngayon. Nauna siya sa mga bushes para give vision sa NXPE. Buti na lang, hindi rin siya nababurst down. But right now, as nag-respond na ang level 1 Lord, medyo nangunguna sa posisyon ang Echo. Medyo kailangan din nilang ingatan or kailangan ingatan ng Tiger Cubs itong si Outplayed. Mm-hmm. Isang magandang set lang coming from Daddy JP. Chasi pwede niyang ma-burst down kung sino man yung mahihila. Tsaka si Outplayed, parang may innate retribution yan from the previous game. Siya yung kumukuha ng Lord kahit may dalawang kasi, sana. Pero tinamaan ng Way of the Dragon itong si Daddy JP. Pero si Sida pa rin makakuha ng retribution Lord. Pero tumba muna si Daddy JP. Lord JM, hinahabol na naman dito si Outplayed. Si Sumpak ay mukhang mapatumba dito. Si James ay merong knock-up doon coming from James. Pero siya ay tutumba sa kamay ni Sumpak. At medyo naka-free hit doon si Sumpak, ha? Maganda yung position doon ni Papi Sumpak. Nakuha ng Echo yung Lord pero with two members down on Echo side. Muntik na si Sana. Sana nakuha na siya. Isang hit na lang. Pero Lancey, make sure that he secures the kill. At mukhang makakatakas nga si Sana doon. Muntikan na siya eh. Pero si Lancey naman ngayon ang target ni Zyda. Okay, pero triple sweep. Hindi nakataka si Zyda. Hinahabol dito ng members ng Echo Proud. Sumpak! Si Sumpak na kinamaan ng Divine Judgment na andon si Outplayed with the Spinning Light Wheels and the Shurikens. Tatlong wala sa Echo Proud. Dalawa naman sa Tiger Cubs. Next play, Evos. I'm not sure. Para sa'yo, sino ang lamang doon? Kasi although tatlong nawala sa Echo, buhay si Outplayed. And at same time, NXPE, dalawa nawala. Pero si Sumpak naman ang napatumba. Para sa akin, lalamang ngayon dito ay unti na makabawi ang Tiger Cubs. Ituloy-tuloy lang nila yung pagbibigay ng clash or a team fight sa Echo Proud. Dahil nakita natin, dalawa yung successful na team fight na ito yung panalo ng Tiger Cubs. Sumasabay na eh, no? Kanina, pag nauna talaga si JP, si Daddy JP, medyo Echo na talaga agad. Pero ngayon, kahit mauna si Daddy JP, ang daming pangsagot ng NXPE ngayon. So, tignan natin kasi parang may nagaganap na play. May bush play ata dito sa mid lane. All five members Conceal. Of Echo Proud has now activated Conceal. Kung makatagma, pag nakita nila si Kazen, they could easily push maybe a second tier tower. Mukhang magbibigay lang ng vision dito. Naghahanap lang ng information ng Echo Proud. Habang sa may baba, Tiger Cubs. Oh! Pero may tinamaan dito. Lord JM will fall down. Si Sana naman at si Sumpak. Tamang Ohabards lang. Sumpak! Tumpa. Ang second turret. Para sa akin, that was a good trade. Maganda. On next play, Evos Tiger Cubs. Nakuha na nila ang last outer turret ng bottom lane. Medyo nababalik na nila yung map control na nawala sa kanila for a long time. Pero at the same time, ang ganda din ng ginawa ng Echo. With that kill kay Thams, na-secure nila yung space doon sa top lane and nandun pa yung Lord. And yeah, 30 seconds for the Lord. And maganda yung ginagawa ni Papi Sumpak dito. Nasa baba lang siya, nag-aantay lang siya. Kung merong ibang tao na pupunta, hindi magbabak siya. Pero ang ginagawa niya babak is siya? Sumisegway siya. Sinisegway niya. Kala ko may bagong hero, back siya bigla. Pero tinan mo si Zyda, magkakatugma kaya sa ni Sumpak? Hindi. Pero tinan natin, mga kaibigan, ingan.
5 seconds for the Lord, ginamit yung Spear of Destruction para makakuha ng vision. Walang tinamaan. Tinry niya ata unin yung purple eh. Cool. Sana makuha ni Sumpak yung purple. Hindi lang ano, parang napanood kin eh. May isang streamer na gumawa nun eh. Calculated eh. Calculated eh. Saktong-sakto yung timing. Akala ng mga tao, mayroon siya map hack eh. Pero wala, it's all in the player's gut feeling. It's all in the mind. Yeah. Gut feeling, experience. Gut feeling yun, experience. Katulad ni Daddy JP, pati na rin ni James yan. And unti-unting nakabawi ang NXP Tiger Cubs. Nakakuha sila magandang resources. Although si KZ hindi mo masyadong ramdam, but ang ganda kasi ng mga triple sweep na binibigay niya. Oo, saktong-sakto yung timing eh. No? And most of the time, pag nakaka-triple sweep siya, hindi kapalit ng buhay niya. Mm-hmm. So nakakalabas pa siya. Tignan mo, 2 deaths pa lang si KZ. So medyo maganda talaga yung mga timing na ginagawa ng isang triple sweep ng Saber. Pero right now, kailangan ng both teams maka-pick off para mas ma-secure nila ang second Lord. This is going to be a level 2 Lord. Nagpapestuhan lang ang dalawang kuponan natin. Tinitignan kung sino ang unang mag-dance here. Medyo outnumbered dito ang NXPE. It's gonna be a 3-on-5. Wala si Sumpak. Wala din si Lord Sana. Wala si Sana. Wala si Sumpak. Wala si Sana. Sila ay nasa baba. At mukhang ito na ang go signal from Echo Proud to take down the Lord. Echo finally taking down the second Lord. Pangalawang Lord na nila to, no? Mm. So, feel ko, malaki na ang chance na makakuha sila ng Inhibitor Turret. Yun na muna ang magandang focus dito. Tsaka, ang maganda dun, hindi na makakasplit push itong si Sumpak. Si Sumpak. Kasi medyo naiiwanan siya kanina eh. With the enhanced creeps na dinala ng Lord, mapapaisip na itong si Sumpak at baka makontain ng Echo ang NXPE na magstay sa loob ng kanilang base. Medyo mahihirapan nga si Sumpak dito para kung mabutas or makuha ng Echo Proud ang mga outer turrets or the last outer turrets for the side of Tiger Cubs. Mm-mm. Yes, indeed. And ilang moments na lang magtutugma na ang dalawang kuponan. Sino kaya ang magwawagi? Makaka-setup kaya dito si Daddy JP or will Sana or even Lancey get the pickoffs that they need? Conceal play coming in from Echo. 5-man charge sending NXPE on the retreat! Ang ganda naman ng pagkaka-flickering in coming from the Divine Judgment. Kaso naandun na agad si Lord JM with the Vengeance. Grabe ang sustain ni Lord JM pero di siya uubra sa kamay ni Daddy JP. Naandun na agad ang members ng TNC Tiger Cubs pero napaangat na nga dito si Sumpak. Naandun na yung mga Fishwall Strategy, Tempest of Blades, Decida, ginamit na, tumba si Lancey, tumba si James, pero yung mga minions sa may taas at baba, nagpupush lang. Para sa akin, okay pa rin. NXPE, kahit nawala ang second tower nila, pati na rin 2 members, that was a level 2 Lord, so successful defense pa rin. Mm-hmm. Kasi buhay pa ay hindi na. Nabasag na ang top lane. Unfortunately, sayang yun, ang ganda na ng def eh. Hindi lang nabantayan yung top. Kung hindi kasi nabasag yung top, may chance pa sila makalabas at ma-extend yung game na to na favorable para kay Sumpak na isang Moskov. Saka ang ganda rin ng ginagawa dito ni Lord JM with the Tams. Mm-hmm. Yung pag-engage niya using the ultimate and then the vengeance. Yes. Talagang siya yung nagbibigay ng, siya yung nagiging damage or nag-soak up ng damage. Oo, parang naano siya, mini Belleric. Mini Belleric. Diba pinag-usapan natin yun. Na pag Belleric nakatapat ng carry tas nag-vengeance, pwedeng mamatay yung carry. Pwede. Dito, hindi mamatay yung carry pero nakaka-front si Lord JM. Oo. Ang kailangan gawin dito ng Echo Proud kung gusto nilang masustain. Okay. Kung gusto nilang going back to the point from Lord JM, kung gustong mawala yung healing capability or sustainability ni Lord JM, they need to build an anti-heal. Yes. A Dominance Ice or perhaps a Necklace of Durance. Oo, pero right now, tignan natin tahimik ang Land of Dawn. Both teams, hindi masyadong agresibo. No one wants to commit a mistake dahil in 17 seconds, magkaka-Lord na, pero nahila! Tinuman ng Divine Judgment with the Rough Waves na andun na rin yung spinning light wheel coming from out Blade. Tumba si Sana. Meron ng Lord. 5 segundo. 1 member down para sa next play. EVOS, Tiger Cubs. What a timely death, no? Mm-hmm. And favorable yon para sa side ng Echo dahil meron ng level 3 Lord pero mukhang magagawa ng backdoor push dito as dahila doon! Kinopen na nga dito ni Lancey yung Divine Judgment. Meron pang triple sweep coming from the Saber or ni KZ at mukhang matutuloy-tuloy dito. 3-man push sa may baba. Ito na yata ang bangungot ng Echo pero not defense pa dito ni Kirk Tacy. Pero si Lord JM
ang makakuha ng lore. Sinasabi ko na sa'yo, dito pumapasok ang veterancy ng Echo. Alam nila na pwedeng-pwede nang i-tower lock yun. Kasi gawain nila yun. Oo, gawain nila yun eh. Alam nila. Na, ano, ayaw nilang magawa sa kanila yun. Parang sabi na, teka, ginagawa namin yan ah. Pero that was a miracle play pa rin para sa NXP kasi nakuha nila yung Lord. Pero at the same time, teka, walang makaka-def. Dalawa walang na lang natatara. Dito. Oy, walang Divine Clear Potential. Tinamaan na nga dito ni Daddy JP. Immortality will now be pop-up. Mukhang tutumba ang dalawa sa members ng Tiger Cubs. Walang magde-defend. Lima ang wala. Tower lock na dito. Echo Proud wins the Echo series. Echo Proud. Wait, number one. Mas proud na sila ngayon. Kasi hindi nagawa ng next play EVOS yung ginawa nila no MPL S10. Alam nila yun eh. Ba't nyo gagawin sa amin yun? Oo, gawain namin yun. Ang ganda doon ng intention ah. Oo, na NXPE. Kung isa at least sa kanila nabuhay, hindi tatlo namatay, nakuha na nila yung Lord. May malaki chance na madedef pa nila yun eh. Kaso, apat yung, nung nakuha ni Lord JM yung, ano, yung Major Objective, which is the Lord, apat yung wala apat, sa Tiger Cubs. Tapos ang natira pa, mabubuhay na lang doon si Lord JM at si Sana. Si Sana, si Cho. Yung dalawang tanky heroes pa na mababa yung ano, pag-clear yung ng wave, yung pag-clear damage. Ng minion wave and the damage medyo mababa rin. Tapos yung pinaka-importanting hero wala. Si Saber. Tsaka si Sumpak. Si Sumpak wala. Si saka Moscow. Si Lancy. The Valentina. Pero grabe yung game na yun. Maganda, yun yung, maganda. Kung kanina, medyo trade-trade yung sa blacklist. Dito parang, ano tayo eh, patience tayo. Oo, hintay tayo ng big moment natin to shine. May dramatic pause. May dramatic pause. May mga ganun-ganun. May mga, ano, may mga antayan moments may antayan eh. May mga, teka lang, may sino mga babasok. Talaga, pero eh, nanaig dito yung experience pa rin ng Echo Proud when it comes to the patience or bush play, kung tawagin. Kita natin, the last moment, si Sana, na pumasok siya doon sa may bush. Ang gusto lang naman niyan talagang tignan kung may tao. Eh, meron tao. Eh, meron tatlo. Nga. Tatlo tao. Na-burst down. Na-burst down siya. Nahili siya ng Divine Judgment. Then, na-burst siya, na-outplayed. Yun na yung, doon na nagsimula ang pag-turnaround. But, props to Tiger Cubs. Maganda yung intention nila doon sa pag-treeman po sa baba. But, Echo Proud with the experience, natunugan nila. Ito yung gusto nilang gawin. Uwi muna tayo. Clear muna natin yung minion wave. So, well-deserved win para sa ating undefeated Echo Proud. Nakaka-proud talaga. Pero at the same time, nakaka-proud din na nag-step up yung performance pa rin ng next play. Yes. From ano, the previous days. Natapatan nila yung Echo. Maganda ang performance nila Muntita talaga actually. Na nga eh. Ngayon, diba? Ang ganda. Ng Tiger Cubs, maganda. Oo, so ano, so expect ko game na three. Hindi naman expect game 3 pero malaki na yung chance. Kasi merong momentum yung Echo eh. Pwedeng hindi ma-stop yun. Pero at the same time, ang ganda ng pag-evolve at pag-mature ng next play. Di na ata sila Tiger Cubs! Parang ano, mag-roar na pwede sila. Na sila mag-roar eh. Parang mini-roar. Roar na nga yun actually. Maganda yung performance. Yung kanta, may background music na sila na roar, di ba? Pero yeah, it just one day span nung pahinga nila kahapon. Nagbago. So nag-practice, nag-aral talaga sila. They improved their communication and their rotation. At konti na lang, makukuha nila. Oh, at para malaman natin kung paano nga ba nagbago ang both teams, ipasa na natin kay QWERTY. You don't do that to us. We are the Backdoor Kings. Yan ang nanaig para dito sa laban na to. As Echo Proud, mas mananaig ang kanilang veteran plays and experience against Next Play EVOS at Tiger Cubs. Nakita natin dito yung mga lineups and composition na meron ang dalawang koponan. At masasabi natin na ang Echo Proud, even though wala silang Fanny at hindi yon binigay ng NXP Tiger Cubs, okay lang daw yon para kay Zyda. Kasi same mechanics lang din naman yung gagawin niya. Assassin pa rin yung gagamitin niya dito. And isa sa matatandaan at hindi talaga natin makakalimutan dito is of course the setups coming in here from Daddy JP. Diba, sinabi nga natin sa ating keys to victory na dapat ang NXPE lagi nilang iniisip kung nasaan si Daddy JP. And Daddy JP, again, kayang-kaya niya talagang gumawa ng mga miracle plays and miracle pickoffs to the point na talagang magiging proud na yung mga kanyang mga kampe. Pero umabot tayo sa point na kung saan kinakaya ng NXPE makipagsabayan. Kumbaga, kayo yung ipapunish namin, Echo naman sasapak pabalik pero doon natin makikita
na grabe, sobrang bilis ng recovery na meron dito ang Echo. Tignan muna natin kung sino ang ating MVP of that game kasi for sure, sobrang laking impact ang binigay nito. We have no other than Zyda. Hindi nga man niya gamit yung kanyang signature Fanny kasi hindi na to ibibigay ng NXPE. Okay lang yan sa kanya. Even though, nung last objective, last Lord, naagaw man yon sa kanya, okay na okay lang. Kasi ang gusto lang nilang gawin doon is of course, kumbaga, depend sa kanyang base, mag-punish ng NXPE, and then sobrang bilis niya lang kumuha ng iba't iba pang objectives. With that, masabi natin si Zyda, parang grabe talaga siya gumamit ng mga assassin heroes na makikita nga natin dito sa mismong highlights kung bakit ba siya din ang masasabi nating MVP. And going back pala muna dun sinasabi ko kanina na kung saan nagkakaroon na or ginagawa na lang ng NXP ito find some trades. Nakita natin, di ba, si Sumpak, nagpupush na lang siya doon sa may bandang ibaba, sumisegue na lang siya because he know na talagang mahihirapan sila to go up against the Echo Proud. Lamang na lamang talaga dito ang Echo with initiations from JP, with the burst from Curtsy. Mapapansin natin na talagang pag ito, sumapak ang NXPE, hindi sila makakasapak pabalik. Or Echo, makakasapak sila pabalik pero mananakout ang NXPE. Kaya naman tumagal lang yung laban na to kasi NXPE sometimes choosing not to fight and not to go head-to-head against Echo. Dumating din tayo sa point na kung saan tinry na ni Daddy JP gumawa ng plays pero unfortunately for them, kumbaga, alam ng NXPE din eh kung paano magka-counter-punish. Pero doon sa mga moments na yon, mas masasabi natin na nandito talaga yung experience ng Echo. Bakit? Kasi tignan mo, kumakalma yung mismong laban kapag ka alam ng Echo na dapat kalmahan muna natin. Kailangan tayo yung magdi-dictate ng tempo. Tayo yung magko-control ng laban. Antayin natin ng NXPE na pumasok sa atin and then kung sino yung mag-overextend, sila yung papatayin natin. NXPE, tinry na lang din talaga nila dito na tapusin because they know na itatry ng Echo kunin yung Lord. Pero unfortunately for them, Echo Proud are the king of backdoors and yun din yung tumulong sa Echo para talagang maging world champion. And alam naman natin, Daddy JP, kasama siya doon sa world champs na yon. So alam niya na, dedepensahan namin to, kaya namin tong depensahan at okay lang na inyo na yung Lord na na-secure nga ni Lord JM pero kaya naman naming tapusin tong laban na to. With that game number one, mapapansin lang talaga natin na grabe yung experience na meron dito ang Echo. With that, they are proud and loud para sa game number one na yon. Pero NXP Tiger Cubs, I believe parang babawi din tong mga to kasi naramdaman naman talaga natin. So, tanong din natin sa ating mga casters kung ano yung thoughts nila kung babawi ba dito ang NXPE. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? Babawi ba dito NXPE? Ano tingin mo? Pili ko babawi dito, babawi. Kasi sabi nyo kanina, parang hindi na lang basta maliliit na ano to eh, na Tiger, parang rumoror na to eh. Nag-evolve na eh. Sampulan nyo na ka yung paano, roar. Paano yung sampulan roar? Sampulan nyo yung roar. Oh, one, two, three, go. Roar! Roar! Oh, roar. Medyo, hindi ko alam kung matatakot ako dyan sa roar na yan. Nag-evolve na eh. Nag-evolve na. Kasi ang ganda nung from day one. Nagkaroon ng adjustments eh. Adjustments okay. From the Tiger Cubs. And nakasabay sila eh sa gusto gawin ng Echo Proud. Pero yun na nga, the veteran sea of Daddy JP and grabe, James, no? Nagpakita talaga atin na. Pero grabe yung ginawa at tinry nilang i-backdoor yung King of the Backdoors. Uy, parang medyo, teka lang ha, stay in your lane eh. Sa amin to, idea namin to. Kabilang pwede ko nga niya, parang gano'n. Hindi, kami lang yung nakamaster nung muna. Tama. Kitang-kita natin yung defense ang ginawa doon ni Outplayed na, sige, okay lang, kanila na yung ano, kanila na yung Lord. Depensa muna tayo. And nakita natin na talagang, grabe na yung mismong experience na meron dito ang side ng Echo Proud. At tignan natin kung makakabawi nga ba ang NXPE with the roar na pinakita nila. Kaya casters, kayo na muna ulit.